In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? You wouldn't just take the Trinity on faith alone. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity, becoming impure was by eating certain animals. So, umagang ito, for our family time, so tatanggalin ko muna yung aking mask. Medyo na-miss ko yung walang mask. Okay, sabi nga nila, nakakahilo daw, inaamoy natin ating sariling amoy. So dapat toothbrush din po pag may time. Actually, this morning, dalawang puntos lang po ang aking pong isishare sa umagang ito. So ang una po is, what is my role as a mother? And then the second question is, ano yung ating role bilang individual? So you could be a student, maybe you could be a father, or maybe pwede kayong katiwala sa church. O mayroon naman sa inyong mga single mom, may single dad ba rito? Parang hindi uso, no? Para ang mga babae mas matatatag. Okay, so ang aking pong unang i-discuss sa umagang ito, sinong single dad? Ay, si... Okay, susunod na pag-uusapan natin ang mga matatatag na pamilya. Sa kabila ng ating mga problema sa buhay, actually parang ito yung second time around na nakapagsalita ako buhat ng nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic. So hindi na siya COVID-19 because it's 2021. Actually, ilang kembot na lang, sisilip na si Jose Marichan. Tama po ba? Ilang buwan na lang, di ba? Sabi nila Berber na naman, di ba Amber? Okay, so minsan, nag-online class ako. Actually, yung pagkakaroon ng online classes, for me, it's a very challenging time. Kasi hindi ako masyadong maano sa computer, masyadong may astigmatism ako. At the same time, mas tumaas yung grado ko. Kaya meron akong dalawang salamin. Pero sa kabila ng ganitong challenges, sometimes I'm thinking of giving up. Totoo to, kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, ayoko na, parang gusto ko na mag-give up. Mag-tutorial na lang ako sa Koreans. I can earn much money, tas less stress pa. Pero sa kabila ng pandemic, ang aming paaralan ay nagpatuloy. Actually, maraming schools ang nagsara. Aminin na natin sa hindi, maraming nawala ng trabaho. Minsan naisip ko yung workers sa kantin. Ilan ang workers sa kantin namin? Ilan ang tagapaglinis? So maraming nawalan talaga ng trabaho. Sa school ni ate siya, sobrang laki ng population nyo. How many students did you have last year? Ilan ang population ng school? 1,400. So ilan na lang workers na bumalik? 700 students. So, pinagpala pa rin aming paaralan. For instance, parang last year, parang 1,200. Pero na-hit namin yung target ng school na nagkaroon kami na 1,400 plus. So, sa kabila ng ganitong mga pangyayari, ang pagpapala ng Diyos ay hindi tumitigil. So, kahit sobrang hirap ng online classes, actually, medyo kailangan tayong maging maingat. Una, ang mga estudyante natin, kasama ang mga parents. Tama ba? Minsan ang mga bata nasa kusina, nasa kitchen, kahit na i-orient natin na dapat nasa room kayo, ang background ninyo dapat wall, pero minsan may mga instances, nagkaklase ka, may dadaan na naka-brief, so parang napu-frozen na lang kami. Uy, class, wala tayong nakita. Let's continue with our discussion. Ganun na lang yung ginagawa ko kasi may mga bagay talagang hindi natin maiwasan. Pero minsan, during exam, ito naman ang pinaka-challenging pag-exam kasi ina-unmute namin. Para walang cheating na maganap. Doon naman minsan nag-aaway ang mga magulang. Sabi ko naman sa mga parents ko, pag nagkakaroon kami ng online meeting, sabi ko, pwede po ba pag during exam, mag-love-love po muna ang mga parents? Pwede po bang doon muna kayo sa kwarto, labing-labing? Kasi po naririnig po ng ibang bata yung mga mura na lumalabas sa bibig ng mga magulang. So doon ka ma-starstruck na, ay, ganito pala yung pamilya nila. So, mga bata na lang, nahihiya. Minsan, may estudyante ako, ito ay real story. Tuwang-tuwa kami, habang nag-e-exam kami, yung kuya niya nagsasalita. Sabing ganito, uy, pre, maligo ka naman. Isang buwan ka nang hindi
naliligo, dadalaw tayo sa kamag-anak natin, hindi ka nahihiya. Lahat kami nakatahimik na lang sa class, wala kayong narinig. Tapos sabi sa estudyante ko, kuya, huwag kong maingay, nag-i-exam kami, hindi kami nakamute. O sabi ko, ang saya pala makinig ano. May chismis sa online class, alam natin. Pero na ang pinaka-pinagpapala, ang pagpapala na pang sa school namin, ay meron kaming sariling platform. Hindi kami nag-zoom para hindi kami pasukan ng third party. So, bumili kami ng, ang China sobrang talino actually. Ang China gumawa ng virus, di ba? Anong ginawang solusyon ng China? Gumawa ng vaccine. At gumawa rin sila ng online platforms. Ang galing-galing. Kaya aming platform from China din, Class In. O, pinopromote ko na ang St. Francis po yun din. It's very, very effective. Sobrang ganda. Pwede kayong magpa-exam doon. So anyway, yun po yung mga karanasan natin ngayong pandemic. So minsan, actually, bilang nanay, alam natin na yung ating financial status this time ay hindi pa masyadong nakakabawi. O honestly speaking, sino sa iyo ang nakabawi na? Yung totoo, financial tayo, huwag muna tayo tingin sa walang sawang pagpapala ng Diyos. Tingnan muna natin ating bank accounts, may laman ba? Negative na ba? Anong sanay na maintain? Buti nga may maintaining ang BPI. Kahit may maintaining, ang sakit ng kalooban ko kasi nabibilo. So sanay na maintaining balance. So marami sa atin ang hindi pa nakakabawi at yun ang aminin natin. Pero sa kabila ng lahat, ang bayan ng Diyos ay natututong makontento. Amen? Yes! Yeah. So kahit nagmahal ang gulay, so naging issue yung ampalaya. Tama ba? Naging 300 pesos ang halaga ng ampalaya. So in my class, kasi ang dinidiscuss ko is, like I am a Filipino. So paano tayo magiging proud sa ating country? O tinanong ko mga bata, so dito sa Cavite, what is the basic salary of an individual? O research nyo sa internet, naka-online tayo. Magkanong lumabas? 375.25. Dito kasi daw ito ay province pero Dasmariña City. Parang hindi ko makita ang logic, no? Province pero City of Dasmariña. So dapat nag-i-improve din ang salary. So napunta ako ng Kadiwa, sabi ko, te, magkanong ampalaya? Sabi ni ate, alam mo, huwag mo nang tanungin kasi hindi ka bibili. Grabe, no? Sabi nga ni bro, pag gano'n ang approach, umalis ka na. Pero sabi ko, bakit ate? Alam mo kasi, 350 yan, kaya hindi ka niyan bibili. Sabi sa akin, sabi ko, ah, okay, thank you ate sa information. Ah, ngayon, sa aming klase, kailangan kasi ipakita ang ating status sa Philippines. Tama ba? Paano tayo mabubuhay sa panahon natin ngayon, tapos maraming nawala ng trabaho? Paano na lang kung ang palaya ang favorite nating ulam? Kung bitter kayo, bili kayo habang kumakain kayo, bitter din ang inyong mukha kasi bitter ang presyo, di ba? Sobrang mahal. So bilang magulang, natutunan ko na magkaroon tayo ng another resources. Paano natin papalitan ang ampalaya? So minsan pag nadalaw ko kay mami, sinasabi ko, mami, gawa tayo ng paraan, munggo, mura. Tokwa mura. Lagyan lang ng ano, talbos ng ampalaya. Bitter din, pero hindi masyadong mahal. O, di ba? So yun, pwede tayong mag-create ng something na hindi tayo mag-spend much kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, habang nag-online class, habang nagmo-modules ang anak ko na sobrang stress sa public school, alam nyo yan, at alam ko din, at ang mga parents ang sumasagot, kaya nga ang DepEd, sinong binibigyan ng awards? Nakita nyo ba? Yes! Okay, nakalagay doon. To Mr. and Mrs., let's say, De Los Reyes, okay? We appreciate your utmost support to your son. Wow! Parents na ang may award ngayon kasi sila rin naman ang nag-aasikaso sa module. So, i-accept na natin. Pero hindi ko pwedeng i-announce ngayon kasi baka marinig ako ng teacher ng anak ko kasi tinutulungan ko rin naman talaga ang anak ko kasi po sobrang stress. So, kinumpare ko po ang kanya pong activities, let's say sa modules ng English, so let's say 40 activities. Sa school namin, for isang quarter, 6 na activities lang. So napakalaki ng diferensya. So paano na lang yung stress na nare-receive ng anak ko? Pero sa kabila ng sa school namin, 6 na activities lang, may mga bata pa rin late magpasa. Ito yung habul-habulin mo. Okay, class, when will you try to submit? The deadline is today. Minsan, galit pa yung parents. Yung anak na ang may pagkukulang, hindi mo kami in-inform. May mga tumatawag sa akin parents during vacation time. Parang ang sabi sa akin, umaming ka! Nagkamali ka!
tanggapin mong nagkamali. So, wait lang, sir. I will not accept because I'm a very organized person. Hindi ko yan tatanggapin because it's not my attitude. So, di pinaliwanag ko later on kasi mga dep-ed ang mga parents ng student namin. So, normally, may mga tingin nila, mataas sila sa katungkulan sa ating lipunan. Pero, I think that communication will make everything in a smooth way. So, after communicating, nagsosorry naman sila. And then, we ended up na na-realize pala nila, hindi pala tama yung ginawa nila. So, maraming challenges. Minsan, naisip ko na, kung kayo nasa DepEd, ako din naman ganito. Pero kailangan nating i-accept ano ba yung kalagayan natin ngayon. Okay, so yung second point po na gusto ko pong iparating sa inyo is, ano ngayon ang role natin as an individual? Tayo po ay isang katiwala ng ating Panginoon. So kung may mga Bibles po kayo, let's open it in 1 Corinthians 10:31. It says here, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Ako naniniwala ako ang Panginoon ay sobrang bait. Sa kabila ng mga challenges na minsan gusto na nating bumigay, ang online classes ay napaka, it's very different from face to face. After ng online class, naiidlip ako, masakit sa mata. Lahat ng communication through online, lahat PM, actually nauta na ako kagagamit ng Facebook. Ayoko nang mag-Facebook, ayoko na mag-post, kasi pag nag-post ako, if I had 120 students, kailangan kong replyan. Kung may parents sila na 120, so I have 300 students, and I have some parents that I have to appreciate. Kaya sabi ko, ay, si mami minsan nagtampo eh. Bakit daw hindi ko greet sa social media? Sabi ko, mami, pupuntahan na lang kita sa bahay, i-greet kita. Kasi mami, pag nag-post ako ng happy birthday, mami, ang dami kong sasagutin. Utang-uta na ako sa social media. Yung Facebook ko, yung messenger ko, sabi ko sa mga bata, ang messenger ko ay nakalaan lang sa boyfriend ko. Ipasa nyo lahat ng activities sa class in natin. Hindi ko kayo jowa. Please, don't intervene my personal life. Pero, ang mga bata talaga, malilimutin. Akala talaga nila, girlfriend nila ako. Ma'am, dito ko na po pinasa sa messenger kasi po nasa probinsya kami. Wala po yung laptop. Hindi po kaya ng gadget namin yung klasin. So, minsan wala kang magawa. Hindi ko na nga mabasa yung message ng boyfriend ko. Sa totoo lang, kumusta na kaya si bro? Kumusta na kaya si Alex? Diba? Wala na akong time. Yung oras ko, nakafocus na lang sa pagtuturo. And then, when I go home, nagtuturo pa rin ako another 2 hours. Kasi nga, yung pandemic natin, medyo nabawasan yung financial stability ng family. So, we have to cover it up. So, ngayon, ang tanong natin, bilang pagtatapos na ating family time, bilang estudyante, bilang tatay, bilang mga missionary sa panahon natin, minsan, baka lola kayo, lolo kayo, kamusta naman ang inyong role? O yan, ang mga estudyante, so gusto kong makarelate. How much time do you spend playing ML? How much time do you play COD? Sabi ko dati, ano ba yung COD? Ma'am, ano yun? Call of Duty. So ano naman ang pinagkaiba nun sa ML? Kasi as a teacher, dapat medyo, you can catch the attention of the student. So inaalam ko rin. So tinatanong ko, bakit ang bata, pag pinapatigil mong maglaro, nagagalit? Kaya tinanong ko, anak ko, anak, ano ba nangyayari? Pagka sinabi ko, Alex, huwag na muna maglaro, maghugas ng plato, makasi ganito. Pag pinatigil mo ko maglaro, magagalit ang mga kasama ko kasi magpapatalo ako ng game. So I have to be more understanding. So tatanong ko siya, anak, naglalaro ka? Oo, ma. Ilang minuto pa bago matapos? Ma, mga 10. O sige, after 10 minutes, maghugas ka ng plato. Kailangan kasi po ang mga parents na naiintindihan natin yung age nila. Para hindi naman sila magtantos. Parang kayo, isipin nyo, kumakain kayo ng spaghetti, ang sarap, bigla kayong pinahinto. Diba? Parang inagaw yung something na ginagawa nyo. So, kailangan naiintindihan. Bigyan sila ng schedule. Kung too much na silang naglalaro, kung hanggang madaling araw na, it's wrong. Because ang sabi ng Panginoon, whatever we do, ang ating katawan ay isa lamang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, how do we spend our 24 hours? Ilang minuto o ilang oras bang ikaw nag-Facebook? Ilang oras kang nag-YouTube? Kamusta ang mga pinanonood? Pag binuksan nyo ba ang search history ng mga cellphones at computers ninyo, ano kaya ang makikita natin, brother, doon? Pag nabuksan mo kaya ang Facebook ng asawa mo, willing ka kaya?
Pag binuksan kaya ni Mama siya ang Facebook ni Ate Kyle, willing kaya siya, open kaya tayo sa family, wala kaya tayong itinatago. Kahit pag inom, dapat daw ikinakaluwalhati ng Diyos. Ako yung Facebook account ng anak ko, nabubuksan ko yung sa asawa ko, and then nabubuksan yung sa akin. It's not about intervening our privacy. Kailangan ingatan natin ang pamilya. Ito'y pinagkatiwala. Huwag nating hayaang sirain ito ng kaaway. Sobrang daming offer ng sanlibutan. Sino ba naman mag-o-offer sa'yo ng chicks na pangit at hindi sexy, di ba, brother? Dapat talaga maganda. Hindi ka maaakit. Sino ba naman ang gagawa ng laro na hindi ka aya-aya? Siyempre, yung maaakit ang kabataan. Kahit ang ating Panginoon ay tinukso din doon sa mountain ng Judea, pero siya ay nanagumpay. Ito ay isang halimbawa na ang pinagkatiwala sa ating buhay, our 24 hours, kailangan inilalaan natin sa Panginoon. Tayo man ay namamalengke, tayo ay nagbibihis, tayo ay nagsasalita. Kapag may kausap tayo sa paligid natin, paano tayo mag-approach? Kailangan nating isipin na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. So dapat nakikita sa atin ang attitude ng ating Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa sa pang-araw-araw, nagda-drive man kayo, maaring naglalakad kayo, nagbibisikleta kayo, you're working at your office, nagagawa ka ng files, ang sabi ko nga sa mga teachers ko, we have to teach 101%. Bakit may extra one? Kasi may mga estudyante talagang sobrang talino, tinatanggap ko to, may mga estudyante na perfect ang exam ko. So kung doon lang tayo sa level ng bata, dapat we have to move on, we have to go further. Mag-research, mag-aral, para hindi naman tayo kakitaan ng kakulangan. Naniniwala ko na ang bayan ng Diyos ay pinagkatiwalaan ng sapat na kaalaman na tayo ay mas mahigit sa mga tagalabas. So dapat natin isipin, dahil tayo pinagpala at pinagkatiwalaan ng ganitong mga uri ng mga skills or talento, gawin natin ito na may pagpapakumbaba at ibalik natin lahat ang pasasalamat sa ating Panginoon. So muli, magandang umaga. I was found as a beggar.